Matapos pong mantala ng ilang araw ay inaasahan pong darating na ngayong Linggo ang dalawang barkong tutulong para maialis ang USS Guardian na nabawura dyan po sa Maitobataha Reef. At pinag-usapan na rin po ng Philippine at US Navy ang gagawing salvage operations. May live report si June Veneracion. June? GGC, Rear Admiral Thomas Carney, ang pinakamataas na opisyal ng US Navy na nangunguna sa paghahanda sa isasagawang salvage operation. Muli siya nakipag-usap sa kanyang mga Filipino counterparts at tiniyak na hindi tatalikuran ng US government ang kanilang pananagutan dahil sa pagsadsad ng USS Guardian sa Tubataha Reef. Una lang sinabi ni Pangulong Aquino na dapat pagbayaran ng Amerika ang nangyari sa itinuturing na World Heritage Area. Tuloy-tuloy pa rin ang preparasyon para sa salvage operation. Dalawang barge na may dalang crane ang hihintay sa Tubataha. Hanggat wala ang mga ito, hindi pwedeng simulan ang salvage operation. Pero mabagal ang takbo ng mga barko, kaya magkakaroon ng konting delay ang isang barge sa February 1 ang dating, ang isa naman ay sa February 2 pa. Sinabi naman ng Task Force Tubataha na nakalis na papuntang Japan ang ilang non-essential crew ng USS Guardian, pero nananatili raw sa may Tubataha ang kapitan at iba pang crew ng barko na sumasailalim daw ngayon sa investigasyon ng US Navy. Bukas ay inaasahang ilalatag ng US Navy ang kanilang detalyadong plano kung paano isasagawa ang salvage operation. Kailangan sangayunan ng Task Force Tubataha ang plano bago ito maipatupad. At yan ang latest mula sa Puerto Princesa, Palawan. Balik sa GGC. Maraming salamat, June Veneracion.